always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Walang sinasanto. Anuman ang issue, sinuman ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto, talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon, Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po? Ito, nag-e-echo aking boses. Paki-off dyan sa inyo sa Radyo Pilipinas. Paki-off para hindi ako mag-e-echo. Ayan, maraming salamat po kay Engineer, kay Sir Rolly at kay Sir Rene. Magandang umaga po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo dyan. At good afternoon po sa ating po mga suki dito ho sa Walang Sinasanto sa inyo pong Radyo Pilipinas. As always, ang inyo pong makakasama pa rin, walang iba kundi si Alex Santos po. Tubong Mindanao, taga Davao po tayo. Kaya mamaya po ay samahan po tayo ng isa pong sikat na Mindanawan. Siya lang naman po ay nagwagi ho sa nakalipas pong karera sa motorsiklo. Kaya siya po ay tinaguriang King of Motocross dito po sa ating pong bansa, sa bansang Pilipinas. So mamaya po ay makakapiling ho natin, walang iba kundi si Bornok Mangosong. I'm sure kilalang kilala po yan sa mga nagmomotor. Mamaya po ay meron po tayong exclusive interview sa kanya. At siya po ay ating pong bibisitahin po ang kanya pong tahanan para mapakita sa kanya, sa atin, ang kanya pong mga gamit na motor na siya pong nagpapanalo sa kanya. Diyan po sa motocross. Ano ba ho yung, matatawag ba ho nating sport po ba ang motocross? O isa lamang po itong hobby? Ito po ba'y recognize ho ba sa ating pong bansa? Ito po ba'y pwede ba nating isama ito sa mga malalaking event sa international scope? O di kaya dito lamang ho ba yan sa Pilipinas? Magaling to si Bornok. Mamaya po'y makikilala ho natin ang lubusan. Dahil po ay makakapanayan po natin siya live dito po sa Walang Sinasanto. Exclusive lamang po yan sa Radyo Pilipinas. Pero unahin muna natin, bago natin papag-usapan po si Ginoong Bornok Mangosong, ang ating pong King of Motocross here in the Philippines, simulan muna natin ang ating pong mga talakayan patungkol pa rin po sa COVID-19. Alam na natin, ang inyo pong Radyo Pilipinas ay tinagurian pa rin pong hashtag COVID-19 Radio. Kailangan po mag-update po tayo kung ilan na ho ba ang mga cases dito sa Pilipinas. So syempre, simulan po natin. Ito, mula ho sa Octa Research Group, ang kaso ho natin kahapon, daily dahil nga ho tinanggal na ho ito ng Department of Health, para at least mabigyan lamang ho kayo ng idea kung ilan ho ba pumapasok pong COVID-19 dito sa ating pong bansa. Ito, kahapon po ay nagtala ho tayo ng 290 cases lamang. Compare ho noong pong Lunes, March 21, kita ho ninyo, 415. Abay, ang laki pong binaba. Ano ibig sabihin po niyan? Tayo po ay sumunod po sa mga health standards, mga health protocols, kaya tayo po ay naligtas po sa COVID-19. Kung hindi, kung tayo po ay magpapabaya, ay sigurado po ay madadagdag po kayo sa mga mabibilang po sa number of cases. Pero ngayon po, as of yesterday, March 22, ang new cases lamang po natin ay nasa 290. Bumaba na ho tayo ng matindi. Pero ang mas maganda ho nating ibalita ho sa inyo, yung number of deaths po ay nasa single digit na lamang po tayo. 5 ho ang namatay. Pero hindi ho natin po ipinapanalangin po yan
tayo po'y nalulungkot. Sana po ay maging zero na po ang mga namamatay po sa COVID-19. Harinawa ay tayo po ay mag-ingat talaga para hindi po tayo mapabilang po dyan sa bibilangin po mga namamatay dulot po ng virus o virus na yan. Sa new recovery naman po ay 541 compare po sa 575 noong pong Lunes. At yung new deaths nga pala, balikan ko lang po, noong pong Lunes ay 13. Pero kahapon po, Tuesday, nasa 5 na lamang po yan. So, paunti-unti na ho ang tinatamaan. Paunti-unti na rin po ang mga namamatay. At sana po, yung po mga nakaka-recover, nagkasakit. Pero ito po, inalagaan po natin po mga frontliners, medical frontliners. Sana po, sila po ay gumaling ng mabilisan at maligtas po sila dito po sa kapahamakan dulot po ng virus, ito pong COVID-19 virus. Sa NCR, tingnan po natin sa resulta po ng NCR, ayun, bumaba na ho tayo sa less than 200, nasa 103 na lamang pong cases ito po sa NCR, which is most likely po lang nandito pa rin po ang sentro ho ng COVID-19. Pero sa ilang po mga lugar, mga probinsya, less pa rin po ang naitatala na ngayon po. Tulad po niya, no? Kita nyo sa Cavite, 20 na lamang at the rest of the areas ay nasa less than 20 na po. So good news po yan para sa atin. And I'm sure, baka siguro by March 31, no? Magtatapos po ang alert level 2 sa ilang lugar at alert level 1 po sa dito po sa NCR and 48 others areas dito po sa Pilipinas. Sana lahat na ho tayo alert level 1 o di kaya pwede bang alert level 0? Pero sa tingin ko, walang nga yata alert level 0, no? Sa cities naman po, ha? Dito sa Metro Manila, ito, ng Paranaque pong nangunguna. O kita nyo, yung pinakamalaki pong populasyon tulad po ng Manila at ang Quezon City, o kita nyo na lang, less than 20 na po ang naitatala pong kaso kada araw. So that's good news para sa ating pong COVID-19 response. At meron po kayong kontribusyon na binibigay para hindi po kayo makadagdag po sa kaso. Pero meron po pinakitang Okta Research Group na ang ating pong positivity rate po ay slightly tumaas ng 0.1. Dahil nga ho, nung po nakalipas pong linggo, nasa 2.4% po ang positivity rate. Ito yung madalas pong tinitingnan po ng mga eksperto. At maging tayo na rin po, dapat itong tinitingnan natin, ang positivity rate. Kapag yan po ay mababa po, or sabihin natin, dahil ang standard po ngayon ng WHO na dapat po ang ating pong positivity rate sa isa pong bansa ay nasa 5 below or 5% sana. E tayo po ay nasa 2.5. So kailan po babaan po natin yan? Sana po ay 0% sa po ang positivity rate po ng isa po nating bansa. So yan po ang ating update po para sa inyo pong hashtag COVID-19 Radio, ang Radyo Pilipinas. Yan po ang ating pong pinapaalam mo sa inyo. Pero wag po tayong magpabaya, ha? Kahit na ho bumababa na hong bilang na ating po mga virus cases dito po sa bansa, eh hindi po lisensya po yan na tayo po ay hindi na susunod po sa mga protocols. Pagsusot po ng face mask, pag-iiwas po, ha? At yung pong ating pong paghuhugas sa kamay. At syempre, kung kayo po hindi po nababakunan, magpabakuna na po tayo para tayo po ay mabigyan po ng karagdagang pong proteksyon laban ho dito sa iba't iba pong variant ng COVID-19. Okay? So yan po ang ating pong update. O dito, bago natin dakuin po si Ginoong Bornok Mangosong, mamaya siguro makakasama na natin siya, eto muna tayo. Ang Public Service Act po ay pinirmahan na po ni Pangulong Duterte. Ito po'y inamyendahan na po niya sa napakaluma na hong batas na meron po ang Pilipinas with regards po dito sa Public Service Act na ito. Inamyendahan po ito ng ating pong Kongreso para at least mabigyan po ng dagdag na sigla ng ating pong ekonomiya. Paano ho ba madagdagan po sigla ng ekonomiya kung ang ating pong mga negosyo ay mga purong Pilipino lamang po ang nagninegosyo sa atin? Di ba mas malaki pong puhunan or investment? Siyempre, galing po sa iba't ibang mga bansa. Dahil po sa batas nating lumang-luma na, pinagbabawal kasi po ang ownership ng mga banyaga na 100%. Ngayon, dahil po sa pinirmahan po ng Pangulong Duterte, yan pong Public Service Act na yan ay pinapaintulutan na po ng ating pong saligang batas ang ating pong mga kapitbahay po mga mayayamang bansa na dapat po sila ay mag-invest na ho dito. Ano ho bang pwede ho nilang pasuking sektor? Tulad po ng telecommunication. Di ba ang telecommunication natin dito?
Yung internet natin po ay napakakupad. Ang ating pong internet connection, ang ating pong telecommunication companies, talaga naman pong walang binibigay pong sustansya po sa atin po. Di ba? Sa ating pong serbisyo. Pero kapag meron na hong mga pumasok, pwede nang pumasok ko dito yung mga sikat na mga kumpanya ho sa abroad. Pwede nang pumasok ko dito yung Singtel. Pwede na hong pumasok dito ang sa Amerika. Ano ba yung mga sikat na telecommunications sa Amerika na talagang makikita mo kapag nanunood ka ng NBA, di ba sila yung nagpapa-advertise? Yan po yung mga matitindi po. Na kailangan po, Verizon yan, Verizon, ano pa ba mga ano. Magbigay nga ako yung mga pangalan ng mga sikat na kumpanya na tiyako yung serbisyo, lubos-lubos po, mataas po ang serbisyo dahil nga ang binabaya doon natin dito sa mga telecommunication companies, napakamahal, pero binibigay naman pong serbisyo, napaka kakarampot lamang at walang kakwenta-kwenta mga serbisyo talaga. So yan po ang dulot na maganda pong ibibigay sa atin nito pong pagpasok po ng mga banyaga. Mamaya po yung mga kausap po natin. Nandiyan na ba, Ivy? Kausapin po natin ang Philippine Competition Commission. Ano ho ba ang magiging role po dito ng natura pong komisyon with regards po dito sa pinirmahan pong batas sa ating pong Pangulong Duterte? Ito pong Public Service Act na ito. Makakatulong ba ito sa matinding kompetisyon? Dahil nga ho, nakikita kasi natin dito, monopolya, duopoly. Pero na dahil po dito sa Public Service Act, ano ba? Marami na ho ba tayong pagpipilian? Ha? Marami na ba ho tayong pwedeng lapitan na at least makapagbibigay sa atin po na magandang serbisyo? Yan po ang tanong ho natin sa Philippine Competition Commission. Dahil nga ho, pag pinag-uusapan pong kompetisyon, di ba? We have a healthy competition po sa larangan po ng pagnenegosyo. Pero may ilan po dyan, kinukupo ho lahat. Hindi na ho pwedeng pumasok yung ilan. Dahil nga, number one, kulang sila sa pera. Kulang ho sila sa puhunan. Tapos, ibubuli pa ng ilan po mga kumpanya. Paano sila makakasabay ho at makapagbibigay ng serbisyo sa ating po mga kababayan kung sila-sila lamang po ang namumuno ho sa ating pong negosyo? Marami po ang sektor po na negosyo na pinapayagan po ng ating pong batas para tayo po ay makapili kung saan tayo pwede hong makakuha ng magandang serbisyo na sakto po sa binabayaran po natin. So yan po ang ating pong pag-uusapan at inimbitan po natin ang Philippine Competition Commission at ating pong inimbitan si Attorney Johannes Bernabe. IB, nandiyan na ba? Ito na. Hindi pa to eh. IB, pakitawag na si Commissioner Bernabe para at least hindi tayo maubusan ng oras dahil marami ho nag-aabang sa atin dito ho sa ating pong panayam kay Ginoong Bornok Mangosong. Maya-maya po sa ating pong mga naka-tune in po ngayon. Malapit na ho natin makakausap po si Bornok Mangosong, ang King of Motorcycle in the Philippines o Motocross in the Philippines. Ilang saglit na lamang po. Meron lang akong inuuna pong talakayin po ito pong Public Service Act. Dahil makikinabang ho kayo dito po sa ating pong pag-uusapan mula po sa Philippine Competition Commission. Dahil gusto natin malaman kung ano ho bang kanila pong mandato ho dito with regards po sa competition. Dahil kung marami na hong papasok dito na mga banyaga pong investment or mga investors, paano ho ba nila matitiyak? Ha? Ang labanan po dyan. Baka mamaya magkakaroon naman po ng monopolya po dyan. Ha? So yan po ating pong masisiguro mula po sa kanila pong komisyon. Okay? Nandiyan na ba IB? Asa na ba si IB? Hindi na ako sinasagot ni IB. Asa na ba? Bilis-bilisan mo IB dahil mag-aantay ang ating mga televiewers at viewers natin, listeners, para ho dito sa mga motorcycle enthusiast po natin na makakausap po natin mamaya si Ginoong Bornok Mangosong. Nandito na nga ho siya nasa linya ko na po, hindi ko lang po siya pinapapasok dahil nga ho, inaantay ho natin yung Philippine Competition Commission. By the way, sa ating pong mga motorcycle enthusiast, yung mga mahilig po sa motocross, magpadala ho kayo ng tanong para kay Bornok Mangosong at babasahin po natin yan. Dito kayo magpadala ho sa ating pong Facebook page sa ating pong walang sinasanto. Send in your questions, send in your mga pa ho gusto niyo malaman patungkol po paano ba maging successful na tulad po ni Bornok Mangosong. Mamaya po yan sa ating pong panayam po sa kanya. Okay, nasa linya na ngayon po, walang iba, ang Commissioner ng Philippine Competition Commission o PCC. Walang iba kundi si Attorney, sandali, nawala.
na si Attorney Johannes Bernabe. Ayun, Commissioner, magandang hapon po sa inyo, sir. Thank you po sa inyo pong pagpapaunlak po sa amin pong invitasyon. Good afternoon, sir. Magandang hapon. Good afternoon, Alex, at sa inyong mga tagapakinig. Okay, dahil nga po ang from the word itself ng inyong pong komisyon, Philippine Competition Commission. Ano bang ibig sabihin dito sa pinirmahan po ng Pangulong Duterte na batas na magbibigay po ng paintulot sa mga banyaga na pumasok na natin sa atin na magnegosyo? 100% na ho yan, na Commissioner. Ayun. Can you hear me, Commissioner? Nawala yata ang signal ni Commissioner. Dali ha. Commissioner? Nawala yata. Commissioner, can you hear me, sir? Commissioner, can you hear me? Nawala si Commissioner. Commissioner, can you hear me, sir? Hindi ako marinig ni Commissioner. Commissioner, you're on air. Ah, nawala si Commissioner, di tayo marinig. Commissioner, can you hear me? IB, pakisabi, ma-reconnect si, si Commissioner. Nawawala lang siya. Hindi niya tayo marinig. Okay. Sige po. Okay, magbabalik po tayo ha. Ito po ang inyo pong walang sinasanto dito po sa Radyo Pilipinas. Magbabalik po tayo. Ayusin lang po natin signal po ng ating po mga guests dito po sa walang sinasanto. 160 na po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Gintong dagat ang pagitan, San Miguel Pale Pilsen. Gintong dagat ang pagitan mo at iyong kasama. Nang nagkayapit na magkahiwalay ang kahapon at bukas. Isang dagat ang pagitan, San Miguel Pale Pilsen. Ang nasa pagitan, laging nasa pagitan na San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Alam niyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente? Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente ay pinagbabawal din. May kaukulang parusa ang paglabag nito. Kasama na ang pagkakulong ng hanggang 12 taon at may multa din na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Alex Santos. Alex Santos. Sa walang sinasanto. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Okay, nagbabalik po tayo sa walang sinasanto. Dito po rin po yan sa Radyo Pilipinas. Oras na 1:17 na po ng hapon. Mamaya po ha, sa mga nagaantabay po sa ating pong panayam ho kay Bornok Mangosong, ang King of Motocross in the Philippines. Maya-maya po ha, wag ho kayong masyado hong mainip po ha. Standby lamang po kayo, marami na ho nanonood sa atin. Dali na, inaantabayanan po nila si Bornok. Nandito na po si Bornok, pinapa-standby ko lamang po dahil kakausapin muna natin ho, ang Philippine Competition Commission o PCC. Makakapiling ho natin, walang iba kundi si Commissioner Johannes Bernabe. Commissioner, can you hear me, sir? Yes, I can. Alex, pasensya na at naputol yata tayo kanina. No? Okay, okay lang po, Commissioner. Okay, dahil po dito sa pinirman po ng Pangulong Duterte na Republic Act 11649, no, if I'm not mistaken, or 48, Public Service Act, ano po ba ang mandato ho ng inyong pong komisyon dito on how to siguraduhin po natin na tama pong kompetisyon now that inimbitan ho natin ang mga foreign investors, sir? Una-una, sinuportahan natin itong pagpasa ng itong legislasyon na ito, no? Dahil napaka-importante nito para magkaroon ng mas mayabong at mas masiglang kompetisyon sa ating bansa, lalo na tungkol dito sa mga public utilities at public services. Doon kasi sa lumang batas, napakaraming areas of business na tinatawang public service na hindi pwedeng magkaroon ng foreign ownership, or kung meron mang foreign ownership, hanggang 40% lamang. Eh, ang problema, maraming kapital ang kinakailangan para dito sa mga negosyong ito. Halimbawa sa telecoms, no? Bilyon-bilyong dolyares ang kailangan para makapagpatayo ka ng maayos at saka competitive na telecoms entity. So ngayon, ito ay na-liberalize na pwede ng 100% foreign ownership ang telecoms. So ang inaasahan natin dito ay papasok ang mga investors dito sa public services at yung mga kinakailangang serbisyo ng ating taong bayan ay may pro-provide na. At ito hindi naman nangangahulugan na hindi na natin pwedeng i-regulate or bawalan yung mga pwedeng
sabihin nating pag-aabuso o hindi magandang business practices nitong foreign investors. Dun sa tanong mo, Alex, nandiyan ang Philippine Competition Commission para siguraduhin na kung meron man halimbawa na magiging dominante dyan, na hindi niya pwedeng abusuhin yung kanyang pagiging malaki o dominante sa isang merkado para ma-exclude o hindi makapasok ang ibang competitors or para maabuso ang ating mga consumers. So yun ang isang mandato ng Philippine Competition Commission. Ang isa pa ay yung mga sabihin nating collusive o yung mga nagsasabuatan, nagkakartel na mga negosyante. Halimbawa, may mga papasok na investors dito, tapos ang gagawin ay magkokontsabahan o magkakartel, babantayan natin to at pipigilan. So yun ang ibig kong sabihin, na kahit na niliberalize natin ang pagpasok ng mga investor at negosyante rito para umusbong ating ekonomiya, hindi naman nangangahulugan na pababayaan na lang natin na hindi natin sila ire-regulate para siguraduhin ang consumer welfare ay mababantayan natin. Sa madaling salita po, Commissioner, kahit na meron na ho tayong mga existing pong mga kumpanya tulad po sa linya ho ng telecommunication, kahit nandiyan na po yung mga malalaki po mga kumpanya, pag pumasok po itong mga foreign investors po dito, ang sinasabi ho ninyo, ang babantay nun natin dito, baka ibubuli ho sila. Tama po ba ako? Well, isang posibilidad yun. Uh-huh. Pero pwede rin naman kasi na syempre yung mga existing dito na mga incumbents, yung mga malalaki na, pwede rin naman sila yung may mga practices na makakadisadvantage dun sa mga papasok pa lamang. Di ba? Halimbawa, meron ng mga infrastructure or may mga poles dito na silang nagmamayari. Halimbawa, sabi nila, aba, hindi kayo pwede makigamit niyan. Hindi kayo pwede umupa, sabihin natin, no? Dahil kami lang ang pwedeng gumamit niyan. O kaya may mga frequencies na sila lamang ang gumagamit for mobile telephony, no? Sabihin nila, hindi na kayo pwedeng kumuha diyan dahil kami ang may naghahawak nito. So yung mga ganun, pagbabawalan natin, kailangan magkaroon ng open at free competition para doon sa ating consumers' preferences. Actually, Commissioner, kahit na wala pa ho yung batas na yan, eh parang nakikita ho natin, eh parang wala ho talagang parang free competition po dito sa Pilipinas, no? Dahil talagang meron naghahari talaga ho mga kumpanya, sir. Well, yung ating Philippine Competition Act ay bago pa lang naman, ano? Relatively new ito. So, ang itong past 6 years during which the Competition Commission has existed has really been taken up, number one, developing our rules and our frameworks. Pangalawa, yung meron tayong merger review regime, no? Lahat ng mga transaksyon, ang isang magandang halimbawa dito, yung Grab at Uber. Yeah. Diba, nung sila'y nagsanib puwersa, nagkaroon ng merger dati, kailangan nating reviewin at bago natin i-approve, kailangan natin bigyan ng kondisyones para ito ipagpatuloy nila yung kanilang transaksyon. Lahat ng mga malalaking mergers dumadaan sa komisyon para siguraduhin walang negative na impact sa consumers. Tapos, meron na rin tayong mga sinimulan na mga investigation at nagkaroon na rin tayo ng mga initial results kung saan nahuhuli yung mga nag-aabuso ng kanilang dominance. Pero to your point, Alex, tama ka, marami pa tayong kailangan gawin. Nagsisimula pa lang tayo dahil yung halimbawa, yung mga ilang business practices na bawal sa Philippine Competition Act, karaniwang ginagawa ng mga negosyante sa Pilipinas, nakasanayan. So ngayon, kailangan natin silang i-educate at palawakin ng kaalaman na yung dating gawi, ay hindi na maaaring pagpatuloy dito sa ating bagong rehimen na meron ng competition law sa Pilipinas. Yun, tama ka nga po, Commissioner, no? Pero with this new law, amended law, di ba inaantay ho natin dito yung implementing rules and regulations? Sa tingin ba ho ninyo, ano ho ba i-fine-tune ho natin dito? At ano po ba makikita ho ninyong problema ho dito? Mga possible po mga kinks na maaring madadaanan ho natin in the long run po, Commissioner? Oo. Ang isang laging sinasabi dito ay paano yung mga sensitive infrastructure, yung mga critical infrastructure na tinatawag, halimbawa telecoms, no? Paano kung halimbawa ito ang papasukin ng mga foreign investors na sabihin natin maaaring may mahahawakan na sensitive information or operations dahil nga ang data at ang information ang napaka-critical ngayon. Pag merong investor na naka-access niyan, baka magamit laban sa atin. So, ang isang pupuntirihin sa pag-develop ng IRR or ng implementing rules ay siguraduhin na meron tayong tamang mekanismo para itong binabantayan natin ay hindi mangyayari. Halimbawa,
ang isang nasa batas, no? Kung ikaw ay state-owned enterprise or halimbawa yung iyong equity as an investor, ang nagmamay-ari ay gobyerno ng isang bansa, eh hindi natin hahayaan na basta-basta makapasok yan. May limitasyon. Tapos ang isang nasa isip ko pa, halimbawa paano kung yung foreign investor ay nakakatanggap ng napakalaking subsidy or support mula sa kanyang gobyerno na maaaring yung equity niya ay hindi hawak, yung shares niya ay hindi hawak ng gobyerno, pero dahil sobrang subsidized siya, eh para na rin siyang kumikilos ayon sa utos ng kanyang gobyerno. Kailangan din yung mga ganito ay masubject natin sa equal playing field, dahil tandaan natin, Alex, yung ating mga kumpanya hindi naman nakakatanggap ng subsidies. Walang pera ang gobyerno para mag-subsidize. So, paano tayo makakakumpito ng equal playing field with these foreign investors kung sila ay tumatanggap ng napakalaking subsidies? So, yun yung mga kailangan fine-tuning na kailangan nating mabantayan sa pag-draft ng ating implementing rules and regulations. Okay. Lastly, siguro po, Commissioner, with regards naman po sa right of way, yung mga pagmamay-ari po ng mga lupa na maaring pagtayuan po nila ng negosyo, maaring magkakaroon po ba tayo ng problema po doon, sir? Merong inaayos dyan ang iba't ibang ahensya ng government na pinag-uusapan itong mga right of way, no, para hindi siya maging problema sa pagpasok ng mga investors or maski yung mga local investors na gustong mag-expand ng operations. Kasi madalas, tama ka Alex, yan ang nagiging problema. Minsan ang paraan para abusuhin ang pagiging dominante, makausap mo yung mga LGU or yung mga tao na siyempre siguro kilala ka na dahil Filipino ka, pero paano naman kung may papasok? Dahil wala silang ganong network, wala silang ganong klaseng na build na reputation or goodwill, eh hindi na sila pwedeng magkaroon ng right of way para makapagtayo ng kanilang mga infrastructure facilities. Kailangan masigurado natin na they have equal access to these right of ways saka sa mga essential facilities, tawagin na natin, para sila ay makapag-compete dito sa ating mga incumbents. At siguro panghuli na lamang po, ano makakapag-discourage po sa mga foreign investors na pumasok po sa atin? Dahil nga, maraming nagsasabi, mahal ang kuryente, daming korupsyon, yan may mga issues dito sa Pilipinas. Paano ba natin masosolve yan, Commissioner? Ang napaka-importanting bagay dito ay yung political stability, legal certainty, and legal predictability. Sa lahat ng inaral ng iba't ibang organisasyon sa buong mundo, yan ang mga pinaka-importanting bagay. Hindi yung incentives, hindi yung subsidies, pero yung legal certainty and predictability. Dahil kapag ikaw ay negosyante at papasok ka ng isang bansa, ayaw mo na pabago-bago yung reglamento ng gobyerno. You don't want the rules of the game to change in the middle of your investments or in the middle of your operations. So, importante yon. Gaya nitong ating competition law, bago pa lamang ito, maraming mga umaangal at sinasabi nilang hindi raw ito ang parang pinakamagandang paraan para pausbungin ang negosyo sa Pilipinas dahil another bureaucratic layer. Pero kung babaguhin natin ito at tatanggalin natin, how does that enhance the legal predictability and certainty that we are advocating? Tandaan natin, halos mahigit 140 bansa worldwide may competition law at ito'y kanilang ini-implement ng masugid para nga siguraduhin na equal at pantay-pantay ang playing field para sa lahat ng negosyante. So this is an essential puzzle, essential piece of the puzzle to ensure legal certainty and predictability, na patungo sa iyong tanong ay napaka-importante para siguraduhin hindi aatras yung mga investors na gustong pumasok ng Pilipinas. Okay, well said po, Commissioner. With that, sir, maraming salamat po sa inyong oras at good luck po. Thank you for your service po dito po sa ating pong Philippine Competition Commission. Thank you, sir. Ingat po. Maraming salamat, Alex. Thank you rin at ingat kayo. Thank you! The Commissioner Johannes Bernabe ng Philippine Competition Commission. Maraming salamat po sa inyong pong oras. Okay. So with that, malinaw na tayo sa Public Service Act na yan. Ha? Makakabenepisyo po tayo at makakalikom ho yan ng dagdag nakita ho ng gobyerno. At the same time, trabaho po para sa ating po mga kababayan. Yan po ang kagandahan. Yun nga lang, kailangan po i-fine-tuning po ang IRR, yung Implementing Rules and Regulation patungkol po dyan sa bagong batas na yan. Okay, magbabalik po tayo sa ating po pagbabalik. Ito na, pinakahihintay ho ninyo ang hari ng motocross dito sa Pilipinas. Walang iba kundi si Bornok Mangosong. In a short way lamang po, 1:29 na po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig,
Sarap ng totoo. Alam niyo bang 4.26% lamang ay yung buwan ng bayad sa kuryente ang napupunta sa pagpapatakbo ng pambansang daluyan ng kuryente? Mula nang naisa privado ang power transmission operations, tuloy-tuloy na ang pagbaba ng transmission charges. Sa bawat pisong binabayad ninyo, 0.04 centavos lamang ang napupunta sa NGCP upang panatilihing maayos at tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente patungo sa inyong lugar at saan man sa bansa. Sa ilalim ng NGCP, mas mababang singil, sigurado pa ang mahusay na serbisyo sa transmisyon ng kuryente. Ang abisong ito ay mula sa NGCP. Nais kong ipaalam na ligtas ang bakuna. Kaya magpaalam na sa maling haka-haka. Nais kong ipaalam na anumang brand, effective. Kaya magpaalam na sa paghihintay. Dahil dagdag proteksyon ang kailangan. Magpaalam na sa pangamba. Ipaalam sa iba ang halaga ng bakuna. Kapag may bakuna, COVID ay mas kaya. Ingat-angat, bakuna lahat. Mahahalagang issue, maiinit na balita, at talakayan alamin sa mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Matabang, ngunit patas, matalino at matatas. Alex Santos sa walang sinasanto. Walang sinasanto. Walang sinasanto sa Radyo Pilipinas, 738. Okay, nagbabalik pong inyo pong walang sinasanto. Oy, mag-sports muna tayo, ha? Makakapiling mo natin ngayon, walang iba kundi ang hari ho ng motocross dito sa ating pong bansa. Walang iba kundi si Burnok Mangosong, taga Mindanao po ito. Kababayan po natin yan sa Mindanao. Pero palalahan na natin ating pong mga viewers, pwede ho kayo magpadala ng mga tanong, ha, para kay Burnok. Magpadala ho kayo ng mga congratulatory messages, mga tanong kung paano ba bang maging kasing tulad niya. Kasing galing po sa larangan po ng motocross. Ito na, huwag natin patagalin pa, walang iba kundi si Burnok Mangosong, mga kapiling natin. Burnok, mayong hapon mo niya, si Alex Santos ni. Naririnig ba tayo ni Burnok? Hi Burnok, oy nakamute, nakamute ka. Nakamute. Ah, pakiayos ang ano, Burnok, mukhang hindi ko marinig ang boses mo. Ah, ito ha, balikan natin si Burnok, pakiayos lang. Reconnect. Sabihin mo, ano, paki-reconnect. Sabihin ninyo, Donna. Si Donna kasi nanonood na ngayon. Ito, si Donna May, aking sister-in-law. Sabi niya, Bornski Mangosong. Si Carl Josh. Ayan, magpadala ho kayo ng inyong pong mga ano, ha. Magpadala ho kayo ng inyong pong mga mensahe, mga tanong para kay Burnok Mangosong. Ayan, si Carl Josh na nanonood sa atin. Si John Lloyd Halago. John Lloyd, shout out po. Ayun, ha? Ayan. Okay, nandito na si Burnok, aking kababayan po mula sa Mindanao. Burnok, mayong hapon ni mo diya. May hapon, bossing. May hapon sa imo diya. Salamat. Thank you for having me. Okay. Siguro para malaman natin mga kababayan, marami ho nanonood ngayon. Pakilala ka muna. Bakit nga ba Burnok ang pangalan mo? Ano bang tunay na pangalan ni Burnok? Ang tunay na pangalan ko po is Ruel Matias Mangosong, and I am 30 years old. Nag-umpisa ako magmotor when I was 4 years old. Tinuruan ako ng tatay ko magmotor. And from the start pa lang, hindi niya talaga ako iniwanan, and pinush na niya talaga yung sport na hilig namin. Kaya buong pamilya na rin nagmotor, and yun yung naging bonding namin as a family yung pagmumotor. So, ibig sabihin na Burnok, ikaw ay laking Davao City tulad ko? Ako po ay laking Asinggan, Pangasinan. And nakapagpangasawa lang ako sa Davao City. Ayun. Shoutout nga pala sa misis ko nanonood. Okay, dito sa nakita ko sa ano mo, resume mo. Naku, ang dami mong napanalunan pala, no? Kailan ka nagsimula ng pagmumotor? Siguro simulan natin yung pagmumotor lamang hanggang sa humantong ka dito sa hobby mo at yung sport mo na motocross. Nagsimula po kami ng tatay ko when I was 4 years old. Ang umpisa po talaga namin is motocross na. Binilihan niya ako ng maliit na motor, PW50. Tapos tinuruan niya ako mag-motocross. Sumali kami sa mga races. Meron kasing kategory dati, yung sa dito sa Luzon, National Series. PW50 series, yung maliliit na motor. 50cc siya. Oh. And 4 years old up to 7 years old. Yun po yung una kong sinalihan.
Ayun. So mula noon, sino ang naging influencer mo? Tatay mo talaga, no? Opo. Yung tatay ko po talaga nagturo sa akin magmotor, and siya rin nag-support sa akin sa pagmo-motocross. Napakamahal po kasi ng sport na ito, kaya yun. Mahirap itaguyod, pero bilib ako sa tatay ko dahil talagang pinagpatuloy na rin niya yung kwan. Kumbaga, yun yung pangarap niya daw dati, mm-hmm, and pinasa niya sa akin, kaya yun. So, since childhood at nung bata ka pa, talagang ano, kailan ka nagsimula dito sa motocross nito? Kailan ba na-introduce ang motocrossing? Na-introduce, ang unang nagmumotor po kasi dati, yung tatay ko, motocross na rin po talaga. Yun. Kaso lang, late siya nag-start siya, meron na rin siyang pamilya, kaya hindi na rin siya nakapag-focus sa sarili niya. Nilipat niya na lang yung attention niya sa akin, ako na lang yung talagang pinukusan niya, and yung mga kapatid ko, nagmotor kami. Tapos ako yung talagang mahilig, araw-araw, yun lang yung iniisip ko nung bata ako eh. Hmm. Kaya yun, naging passion ko yung sport na ito, and eventually, naging magaling rin, naging natuto. Kaya yun, naging maganda naman yung takbo ng karera natin dito sa sport na ito. Ayun. Dahil sa patagal ng panahon na Bornok, no, na pinasok mo itong ganitong sport and hobby, hanggang sa sumasali ka na sa mga competition, banggitin mo sa amin, ano yung unang-una mong sabak dito sa mga competition? Ano ba? Nanalo ka ba kagad o nakalasap ka rin ng talo? Dito po sa motocross, maraming beses kang matatalo because every week, there's a race. Kaya napakahirap talaga maging consistent sa sport na ito. Kaya para sa akin, mas mabuti yung makadanas tayo ng pagbagsak para matuto tayo bumangon. Yun yung naging experience ko as a racer. Kapag mas marami kang ma-experience na talo, mas marami kang matututunan, and eventually, it will lead you to sharpen your skills para maging mas mabuti ka sa susunod na mga karera. Okay. Pag-usapan natin dito, Bornok, no, itong mga sinalihan mong competition, lalong-lalo na itong Dobson Battle of Champions. Ito ba yearly bang ginagawa to, Bornok? Yes po. Every year there's a series na pinipili rin namin yung mga series na sinasalihan namin, yung mga magaganda at malalaking events pinupuntahan namin. Every year, meron pong ganyan na series sa Dobson. Nag-umpisa yan nung pandemic lang eh. But meron din mga ibang mga series na matagal na nag-start. Mm-hmm. Yun din po sinasalihan din namin. Make sure na talagang mas maraming karera, mas marami pong mas masaya kasi na salihan lahat ng karera para mas maraming experience. Ayun. Bornok, ano mo ka kami dito? Dalhin mo kami dito. Ito, pinapanood natin itong vlog mo to, no? Pinadala mo sa aming video. Kwento sa amin, bakit pinapalipad ang motor? Di ba, racing kasi is, di ba, dapat patag lang eh. Bakit ito lumilipad-lipad pa kayo? Ito po is, sa motocross talaga, mas marami ang lipad kaysa sa patag. Oo. Kaya yun ang pagkakaiba ng road racing. Yung nakikita natin road racing is yung traditional na racing sa cemento or asfalto. Yes. Ito po, sa dirt naman siya, tapos meron siyang mga jumps. Kaya mas delikado itong sport namin kaysa dun sa road racing. Totoo. Dahil once na paglipad mo, baka madaganan mo yung nasa harapan mo. Di ba pwede mangyari? Oo, marami na pong nangyaring ganun. Marami na pong aksidente ganun. Oo. Kaya dito sa category namin naman, hindi na masyadong delikado dahil yung mga riders na mga kalaban natin is mga skilled and also mga veterano, matagal na kumakarera. Kahit na yung mga edad, bata pa, nag-umpisa rin po kasi nung bata pa sila. Kaya very cool na sila. Kumbaga, sanay na sila sa mga liparan na ganyan at tansyado na nila kung saan lalandi. Oo. Tapos, ilang laps ang binubuno nyo dito, Bornok? Dahil ako, mahilig ako manonood ng, ano, ng mga F1, yung mga kotse naman to. Ito sa inyo, ilang laps ba to? Ang ruling talaga dito sa motocross, sa national, sa kategory namin, is 20 minutes plus 2 laps. Kung iikot ng 1 minute and 17 seconds, nasa mga 16 or 17 laps po ito. Dahil sa laki ng racetrack. Ayun. Tapos ilang ano to, by category ba to, Bornok, o merong mga level of competition? Yes po, by category siya, merong age category yung mga galing din sa mga bata
sa 5 years old, 9 years old, 15 years old, iba-iba po yun ang category, iba-iba rin ang klaseng motor na gamit. And also, ang category naman by level of skill, by skill level naman is yung beginners, intermediate, tapos yung sa amin doon sa pro open, yung sa professional open, yun na po yung pinaka-top na category sa motocross. Ayun, yung napanalunan po lang lately ay nasa open ka nun, sumali ka na sa open? Yes po, meron pong open, pro open, yung gamit namin yung malalaking CC ng motor, or ang tawag nila Pro 450, yun. Kasi yun yung CC ng motor. Meron din pong Pro Lights, ang tawag nila, yung 250cc naman, pero pwede rin po kami sumali sa yung mga pro rider din po ang kasali. Kahit mas maliit lang yung motor na gamit, mas maliit ang CC. Okay. Fornok, ito bang ginagawa ninyong competition nito? Yung karera at lipad-lipad ng motor, ito ba'y nakilala na ba sa buong Pilipinas or kayo ay nagpapahiwatig pa sa ating mga kababayan na kailangan pasukin natin itong ganitong classic sport or hobby? Actually, it's very big here in the Philippines. Napakalaki na itong community ng motocross. Unfortunately, hindi siya kinikilala ng government, but kung sa community pa sa napakaraming tao na may alam, talaga matagal na. Oy, sandali, naputol si Bornok. Sandali ha, nawala ang signal natin kay Bornok. Sandali ha. Balikan natin si Bornok, eh medyo naputol ang kanyang linya. Sandali ha. Bornok, paki-reconnect. Kasabihin mo, ano, IV. Donna, pakisabi, mag-reconnect siya. Mukhang nawala sa atin. Yun nga, yun, masaklap na yung binanggit niya na hindi pala to recognize ang ating gobyerno, no? Bakit ganun? Eh, ito na may makapagbibigay ng, ano, makapagbibigay ng magandang ehemplo para sa ating po mga kabataan o di kaya sa ating po mga kababayan na lumayo-layo ho sila sa kanilang bisyo, di ba? Pag sport, di ba, gusto mo lahat dito talagang out of vices, bisyo, tanggalin ang bisyo. Kailangan na matindi ang ano mo dito, yung tawag niyan, ang kondisyon ng katawan mo dito. You have to be healthy, kailangan mo dito magandang at wala kang bisyo, hindi ka addict. Di ba kapag addict ka dito, mawawala yung wisyo mo sa pagdadrive ng motor, di ba? Kailangan yan Wala kang bisyo sa illegal drugs. O, yan ang matindi. Mamaya po, ihingi natin ang kanya pong saloobin tungkol yan. Ha? At medyo, wala palang recognition to sa gobyerno. No? Kailangan siguro bigyan to ng pansin ng ating pong gobyerno. Sandali, nawala si Bornok na nawalan siguro siya ng signal po doon sa kanya pong live area po niya. Okay, mag-shoutout muna tayo habang inantayo natin ang connection po mula kay Bornok. Ha? Sandali. Marami na nagbibigay dito ng kanila po mga mensahe. Sandali ha, sana ba ito? Ito na. Ito na. Si, kanina nabanggit natin si ito. Si John Mark Laura. Yan, nakikita ninyo ang inyong po mga pangalan. Si Marietta Conishi. Magandang hapon po sa inyo dyan. Si Tan Nimego. Yan. Sino pa ba? Si Renz Daniel Garzon. O yan, balikan natin si ano. Balikan natin si Bornok. Bornok, nawala ka sa ere. Ayan. Can you hear me, Bornok? No. Nawala yung signal ko. Sir, sorry. Oh, naputol. Ayan, narinig mo ba ako, Bornok? Opo, narinig ko kayo, sir. Okay. Yung nabanggit mo, bakit nga ba hindi ito napapansin na ating pong gobyerno? Ito naman para sa akin, in my own opinion, ito'y nakapag... lilihis sa ating mga kababayan sa mga illegal drugs, sa mga bisyo, di ba? Totoo po. Opo, totoo po yan. Kasi yun din po yung isang factor. Kung magpo-focus ka sa sport na ito, malalayo ka talaga sa droga. And also, kailangan mo maging physically fit. Kaya kami, nagsimula kami nung mga bata pa lang kami, talagang umiwas na kami sa bisyo. Kasi gusto nga namin na maging maganda yung performance namin sa racing. Mm-hmm. Isang way rin ito na siyempre sports din ito na may lalayo natin sa illegal drugs yung ating mga kabataan. Oho. Bornok, pag sinabi mong hindi recognize at hindi ito tinutulungan ng ating pong gobyerno, ano ibig sabihin niya? Dapat bang meron pong isang komisyon or ito ba'y dapat mabantayan ng Philippine Sports Commission or di kaya ng Games Amusement Board or GAB?
Actually, ang kailangan ng sport na ito is support. Kasi we are already established. Marami tayong mga organizers and napakagaling ng ating mga organizers for kahit na papano, itinataguyod yung sport para lang sa mga athlete, para lang sa mga riders. Ang problema lang po ng private sector, eh syempre hindi po ganun kalaki ang budget na hawak na itong ating mga organizer. Kaya hirap din sila na may pagpatuloy, kaya minsan nagkakaroon ng ilang taon lang, mawawala na rin yung organizer. Kasi grabe, nakakapagod magpatakbo ng sport na ganito kalaki, ganitong magnitude. Tapos walang support galing sa gobyerno, wala ring budget. Ang pondo natin galing lang sa mga sponsors ng mga private. Kaya kung sana makita ng ating gobyerno na this sport is has the potential to really grow, na magkaroon tayo ng mga international champions pagdating ng panahon, dahil yung ating mga Pinoy na rider is very dedicated, talagang gustong-gusto, o kumbaga talagang ibubuo sa kanilang talagang buong oras para lang magkaroon sila ng a chance na makalaro sa ibang bansa. Yun po talagang focus namin dun eh. At ikaw ba, Burnok, nakasali ka na ba sa race sa ibang bansa, at anong experience mo doon? With the help of sponsor, nakalaro po ako sa ibang bansa. Dahil sumali ako sa isang race dito sa Pilipinas, yung Race of Champions. Moto Rock Race, Race of Champions, super moto siya. Yeah. Ngayon, pumunta kami ng Australia, all expenses paid by a certain organizer na tumulong sa akin para makalabas. Napakaganda po na experience ko sa ibang bansa dahil nakita ko yung dedication nila, napakaganda. Meron silang mga, pati yung government, sinusuportahan sila, especially sa Indonesia. Mm-hmm. And also, nung pumunta ako sa Australia, nakita ko yung talagang panila sa safety. Hindi ka pwede maglaro kung wala kang insurance. Tapos nakita ko yung team nila. Yes. Nakita ko yung mga equipments na gamit nila. Talagang napakaganda. Sana ganito rin sa Pilipinas. Kaya marami akong natutunan na dagdag ko sa skills ko as a rider. And also dahil meron din akong team. Ganun din, ina-adapt ko lang rin yung nakita ko dun sa international scene. Oo. Tapos nung ikaw ay sumali sa abroad, dala mo ba ang bandila ng Pilipinas? Actually, nagkaroon kami ng race abroad. Siyempre, yun ang nire-represent natin, ang Philippines. Kahit na nahirapan din ako dati dahil wala akong support galing dito sa ating sa Pilipinas. Only private sector lang ang sumuporta sa akin. Nako, yun ang talagang importante, na dapat ay meron talagang tulong mula sa gobyerno, no? At least, pampaboost man lang sa moral ninyo, di ba, Burnok? Opo, napakalaki ng gastos talaga, napakalaki at napakahirap para sa isang kumbaga katulad ko na pumunta sa ibang bansa, gumastos pagdating doon, kakarera. And also, syempre, wala naman tayong kinikitang premyo doon. It is just our passion talaga na gusto natin i-represent yung ating bansa. Sana makalaro din tayo ganito para at least makilala tayo. It's our dream na makapunta doon one day to represent the country with the help of the government naman. Okay, meron ka ba mga kilala, Burnok, na mga politicians or mga sikat na mga individual na tumutugon at tumutulong para sa sport nito? Yes, we have certain politicians. Yun ang mga tumutulong sa atin ngayon, marami mga politicians. Yeah. But unfortunately, wala talagang isang kumbaga government agency. Yun. Na talaga nagbibigay ng katutok dito. Ang tumutulong lang, siyempre, meron tayong mga government officials na talaga mahilig sa motor. Mahilig sa motor sila Senator Bato de la Rosa. Yun. Sila yung mga mayor natin na mga kaibigan dyan sa Mindanao. Napakadami pong sumusuporta. Sila mayor dito. Hmm. Tapos sila na rin yung nag-o-organize sa mga tournament. Ano? Yes, marami pong mga big races na nangyayari dun sa mga sa dyan, lalo-lalo na sa Mindanao. With the help of our politicians na sumusuporta rin naman sila. Kaya nga sana magkatulong-tulong lahat ng mga politicians na ito na magkaroon tayo ng isang
malaking organization na talagang tutulong sa ating mga riders. Okay. Yung grassroots okay. na tuturuan natin, yung ating mga kabataan para pagdating ng panahon, susuportahan sila. Lahat na makailangan nila nandyan. Yun po ang pangarap po eh. Na sana pagdating ng panahon, makarating din tayo dyan na hindi na mahihirapan na maghanap ng sponsors pa yung ating mga rider. They are already well taken care of with by the government. Ganun po. Yun po ang talagang pangarap. Eto, Bornok, ang dami naka-tune in sa atin dahil sa tulong mo na rin, no? May tanong dito si Lito Reguya. Eto, sabi niya, please, tanungin mo si Idol Bornok kung sino sa mga kalaban niya na nahirapan siya sa race. Marami. Ang malalakas ngayon na riders natin, actually top 3 riders in the Philippines is nasa Mindanao si, ang top 2, si Michelin Rivera, talagang matulin from General Santos City and also bata pa. Ito rin si Ralph Ramento, taga Luzon naman siya. Nandito siya sa Manila ngayon, napakatulin din. Marami pa tayong mga riders na mabibilis. Actually, sa totoo lang, boss, yung mga riders natin kailangan lang ng equipments eh. Equipments and proper training para mag-level up yung skills nila. Pero sa talent, nasa Pilipino, talagang talented talaga sa pagmumotor. Tama. Oh, by the way, ang tanong ko, Bornok, pag gusto mo mag-invest dito, magkano bang kailangan mo para makabili ka ng ganitong klaseng motor? At ano mga gamit na para for your security rin, yung safety mo? Para sa pag-uumpisa, syempre, hindi natin i-sacrifice yung safety and kailangan talaga natin yung gears na matitibay. Medyo mahal nga lang, nasa siguro minimum of 50,000 sa gears. Yeah. Sa motor naman, nasa mga 400,000. Wow. Tapos sa mga travel expenses siguro, napakalaki. Kailangan natin nasa mga 700 to 1 million, ganun siguro. Ayun. Ang laki ng gagas. Pero kung talagang love mo, mahal mo talagang ganitong hobby at sport, eh, kailangan pag-ipunan mo talaga, Bornok, no? Opo, yun talaga yung kami rin naman na hindi kami ganun ka kwan kumbaga sa financially pero naitataguyod naman namin dahil nga mahal natin yung sport na ito eh. We are trying our best na makalaro sa mga karera, magkaroon ng mga equipment na abot ng ating makakaya and also with the help of our sponsors. Maraming salamat. Good. Meron ako mga tanong po dito. Isa pa, Bornok, what's a good ingredients para sa successful individual sa motocross, sa sport at hobby na ito? Ano bang mga sekreto mo dito, Bornok? Baka gusto marinig natin, mga kababayan. Para sa akin, hard work. Siyempre, number one yung hard work. Dedication. Kailangan i-dedicate mo talaga yung time mo dito. Kung gusto mong mag-excel sa isang sport, talagang boost mo talaga yung oras mo. And also, syempre, sportsmanship. Kailangan, hindi ka namin personal. Kailangan, marunong kang magpatalo, marunong kang tumanggap ng pagkatalo. And also, ang pinaka-importante, minsan natatalo tayo, minsan nananalo tayo. Bounce back kapag nandiyan ka sa, when you're down, always find a way to get up. Yun. Kailangan tumayo ka kapag nasemplang ka. Sabi nga ni Julito Medillo Irog-Irog Jr., pangarap ko pong maging motocross rider kaso mahirap lang kami, walang pambili kahit motor man lamang. Anong advice mo sa kanya? Nag-umpisa tayo sa ganyan, kailangan mo lang talagang kung pangarap mo yan, huwag mo susukuan, brother. Maraming paraan para makamit mo ang pangarap mo, hindi lang diretso, pero dadaan ka sa hirap. Ang importante kapag hindi ka susuko, makakamit mo yung tagumpay. Ito, sabi ni John Lloyd Halago, Idol, anong feeling na manalo? Very high. Ayan. Very high. Kapag nanalo ka, talagang napakasarap. Napakasarap kasi lahat ng mga kalaban mo, binigay din ang best nila. Kaya, siyempre, kapag nanalo ka, it's very, kumbaga, bawi ng pagod. Nakakabawi ng pagod. Wish me luck. At siguro, panghuli, Bornok. Ano ang araw ni Bornok kapag hindi siya kumakarera? Ano bang ginagawa mo? I spend my time with my family, sa aking mga anak. Napaka-importante na family time para sa akin dahil takes all my stress away. Talaga. Yun ang pinaka-importante sa akin na time.
kasama ko pamilya ko, spend time ko sa kanila dahil hindi lang dapat puro motor, kailangan mag-spend time tayo sa ating mga pamilya, lalo-lalo na sa asawa natin. Ayun. By the way, yung kapatid ko bang si Albert, anong basa mo sa kanya? May pag-asa ba? Ah, lagi kong kasama si Brother Albert. Nag-trail kami sa Davao. Yan din, maganda rin experience, trail riding. Yun. Ah, sir, sana makapasyal ka rin sa amin. Sasama ka namin ni Albert. Mag-trail tayo sa Kawa-Kawa. Yan. Okay, siguro pang huli, Bornok, ano mga advice mo at mga tagubilin mo sa mga nagmo-motocross at mga would-be na gustong pumasok sa sport nito? Go ahead. My advice sa mga gustong mag-motocross, siyempre unahin natin yung training, proper training, and also always wear your protective gears and ride only in your limits. Ride on your skills. Kailangan, kung hindi ka pa masyado, kung bago ka pa, nakikita mo yung mga ibang rider na tumatalon ng medyo triple, yung malalayo na, magtanong ka sa kanila kung ano ba ang kaya ko, kasi alam nila, mababasa nila yung skills mo, the way you ride, and they will give you an advice na maging safe ka. Yun, always safety first. Yun, okay. Okay. With that, Bortok, marami mga katanungan pa dito, no? Pero wala na kaming oras eh. Ito, pina-flash ko na lang po sa ating pong video ang mga congratulatory messages. Ito, galing sa Coronado, South Cotabato, galing sa Davao. Eh, maraming salamat. Masalamatan mo na sa Bornok. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin and also sa lahat ng mga motocross enthusiast na nanonood sa Pilipinas. Dahil po sa inyo, napakasaya po ng sport na ito. Sana suportahan niyo pa po. Malayo po pong mararating natin. Alam ko, mapapansin rin po tayo ng mga in charge, mga nasa gobyerno, and they will eventually help us to achieve greater heights in this sport. Kaya maraming salamat din po, Boss Alex, for giving me this opportunity, and also to Albert and Donna for giving me this opportunity. Thank you so much. Ingat, Bornok, at good luck sa mga endeavor mo pa. Sana magwagi ka pa. Nandito lang kami. Congrats, ha? Congratulations. Thank you po, sir. Salamat po. Salamat si Bornok Mangosong, ang motocross champion po ng ating po bansa. King of motocross. So, ang tabayanan po natin ang kanya pa mga susunod pang mga competition. Sana hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang sulok po ng mundo abroad. Maraming salamat sa iyo. Okay, wala na tayong oras. Maraming salamat po sa ating po mga katuwang. Walang iba kundi si Sir Rolly Bumatayo at si Sir Rene Itable, si Ren Bergavera, si Jomari Refarial, at syempre ang ating pong executive producer si Ivy Grace Rivera, at kay Donna at kay Albert Santos sa pagbigay nitong pagkakataon na ma-interview natin ang ating pong kampiyon na si Bornok Mangoso. Ay, may flash report pala, no? Laguna Police Director si Robert Campo sinibak sa pwesto matapos akusan sa pagdinig ng Senado na tumanggap ng pera mula kay Atong Ang. Naku, malaking balita to. Abangan niyo po yan. Ang detalye po, susunod na po yan mula po sa ating pong reporter mula po dyan sa Campo Crame. With that, until tomorrow, bye for now! We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas. Sa sakit na marahas, kailangan mong magpalakas para sila'y mailigtas. Buwis ang iyong buhay, handang matanggap pag ika'y mamatay. Asawa't anak na hindi masilayan, pamilya mong iiwang luhaan. Masdan niyo ang mundo, isipay mulat, magigising lahat. Paglaban nyo ang mundo, kung magkaisang lahat, hihilom ang sugat.